Hi everyone! Welcome back to my channel. Today, gagawa tayo ng Bicol. So, ang kailangan natin, ito. 3 cups ng balakit or sweet rice. And then, 2 cups ng brown sugar. Tapos, 2 cups ng coconut cream. Tapos ito, coconut cream din siya. 1/2 cup para sa paggawa natin ng latik. And then, yung langka. Yan lang ang ingredients sa paggawa ng biko. So, ang una natin gagawin, isasain muna natin itong balagkit. The usual din, para ka lang din nagsaing ng bigas. Okay? Okay, so ganito ang magsaing. Ito yung una. Iwawash mo lang siya ng water. And then, tapon mo yung water. So, ito yung pang third. Kasi ako, hindi naman ako gumagamit ng ano eh. Yung usual na Filipino style, di ba? Kung gaano karami yung bigas or yung malagkit. Ganon din karami yung water. So, kagaya nito, kulang pa siya. Dagdagan natin ng konti. Ayan, ganyan. Okay na yan. And then, lagay mo na siya sa rice cooker. So, una, lagay natin yung gata. So, pagkalagay ng gata, lagay mo na rin yung sugar. Lagay na natin yung sugar. Then, halo mo lang. Ganun lang. So, kailangan halo-halo mo lang para hindi magbuo-buo yung gata. So, ganyan lang siya. So, eto na yon. Pag na-mix mo na siya, ganyan na itsura niya. And then, pwede mo nang ilagay yung sinaing mo na malagkit. Okay? So, lagay na natin. O, ilagay na natin yung balagkit. Okay? So, ayan na. Ito na lahat yung ating malagkit. So, imi-mix lang natin. So, mix lang. So, mag-add tayo ng 1 cup ng brown sugar ulit. Okay? Okay, mix natin. So, yung brown sugar niya, hindi siya masyadong brown na brown. Meron kasing brown sugar na makulay siya talaga eh. Okay. So, medyo nakakangalay lang mag-mix talaga nito. So, dapat ready ka. Pag nag-ano. So, pag medyo okay na siya, ilagay na natin yung langka. Okay? Ayan, ganun lang. So, mix ulit. Tapos, mamaya ituturo ko sa inyo kung paano gumawa ng latik. Yun yung nilalagay dun sa ibabaw. Okay? So, ganyan lang siya. Tapos, pag medyo malambot pa, mix mo lang siya ng i-mix. Halo lang ng halo. Okay. Ayan, makikita nyo, medyo malagkit na siya, diba? So, pagkaganyan, ayan, pwede mo na siyang i-transfer ngayon sa isang lalagyan. So, okay na siya. Okay? So, ito na siya, pag nalagay mo na siya sa isang container. Ngayon, gagawa ngayon tayo ng latik. Okay, turo ko sa inyo kung paano gumawa ng latik, yung ibubudbud natin sa ibabaw. Okay, ganito yung paggawa naman ng latik. So, yung kaninang sinet aside mo, yung 1/2 cup ng coconut cream, or kung gusto mo mas marami, pwede din. Ayan, i-aano mo lang siya. Painitan mo lang. Ganun lang. Ayan mo lang siyang kumulo, tapos mix-mix mo lang. Tapos, magbubuo-buo na yun. Magkakaroon na yun ng oil. So, ganun lang ang paggawa niya. So, eto na siya. Pati parang konti lang yung nanko. So, ganyan lang siya. Antayin mo lang siya na ano. So, kung gusto mo mas madami, diba? Yan, ganyan lang siya. Wait mo lang siya kumulo.
So, eto na siya. Diba? Parang ginawa mo lang, sinulog mo yung pinakagata. Mag-oil siya, tapos mabumuo na siya. Okay, so eto na siya. Ililipat na natin siya dun sa pinagdagyan natin ng... Oh, eto na yung latik na nagawa natin. So, eto yung piko. So, ang gawin natin, mas maganda kasi to, lagay mo sa bilao, di ba yung maliit? Tapos, lagyan mo ng banana leaves. So, hatiin natin ganun. Lagyan lang natin ng mark. Ganyan. O, oh, diba? Para na tayo magtitinda ng biko. Ganyan siya. Tapos, ganyan. Nung bata ako, enjoy na enjoy ako nagaganyan eh. Ayan. So, ganyan siya. Tapos, tsaka mo na ngayon lalagyan sa ibabaw ng latik. So, maganda ibubudbud mo na lang ganun. Araw, mainit pa. Ayan, ganyan siya. Okay. Yeah, ganyan. Ayan ang ating finished product. Okay. Sarap. My favorite again. Biko.